Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Ayan, kumusta po tayo? Tayo po ay araw po ngayon ng Miyerkules. Ayan, ikawalo ng buwan ng Pebrero 2023. Ayan, panibagong araw na naman po ng pagpasada ng mga napapanahong paksa at pagbabalita ngayong Wednesday edition ng opisyal na programang pangradyo ng pamahalang panlalawigan ng Batangas. Ang inyong biyaheng Kapitolyo, Year 7. Maganda umaga kasama mga Arnold. Good morning rin po Sir Vince. At syempre, alae, kay gandang umaga ho, barakong magigiting. At syempre, pagbati muna Sir Vince ng Happy Wednesday morning sa lahat po ng nakatutok sa ating Facebook live streaming via Batangas PIO. Gayon din po sa ating masusugid na tagapakinig sa himpilang Lakas ng Katotohanan, 95.9 FM Radyo Totoo. Ayan, so wala pong bababa sa ating biyahe ngayong araw. Sa atin pong pasadang kwentuhan, makakasama po natin ang municipal agriculturist ng Bayan ng San Jose upang kumustahin ang lagay ng industriya ng pag-iitlog din sa lalawigan, kung ano-ano ga ang mga dahilan o sanhi ng pagtaas ng presyo nito sa merkado at kung ano-ano ang mga hakbang na isinasagawa ng pamahalaan upang maisaayos ang mga issue tungkol dito. Ano nga? Ayan at gayon din po ay makakamustahan din po natin ang kakapanumpa lamang po bilang Pangulo ng PAGSO Batangas Chapter. Ika ngay ang sariling atin at department head ng General Services Office ng Pamahalaang Panlalawigan. At syempre po, ang pagpapasada natin sa bagong episode teaser video ng Sinsay Dine sa Batangas bilang bahagi po ng pagdiriwang ng National Arts Month ngayong buwan ng Pebrero. Ayan, sabi nga ni Governor Dodo Mandanas, hindi ikaw maiiwan. Ayon, kaya naman sakay na po at samahan kaming muli sa isa na namang oras ng kwentuhan, talakayan at mga pagbabalita. Dito lang po iyan sa programa ng bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, ang oras po alas 9:36. At bago po tayo mapalayo sa ating biyahe ngayong umaga, bago po tayo umarangkada, tayo po muna ay mananalangin. Pangungunahan ito ng ating prayer warrior, si Millicent Ramos. Pain-free. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magkasakit at masaktan. But because we live in a fallen world, nararanasan natin ng mga ito. But pain can mold and shape our character. At hindi forever ang nararamdaman nating hirap. Use those pains to be more dependent and closer to God. At higit sa lahat, tandaan natin that Jesus Himself bore our pains and sufferings on the cross 2,000 years ago to redeem us. Let us believe and declare na si Jesus na nagligtas sa ating buhay at hindi niya hahayaang mahulog tayo sa hukay. Dahil sa Kanya, pinatawad ang ating mga kasalanan. Jesus can give us relief from pain while we are here on earth and we will be completely pain-free when we reach heaven.
Lord, you know our aches and pains. Defend us and keep us justice, mercy and strength to face our painful situations. Thank you that by the stripes of Jesus we are healed. In Jesus' name, Amen. Ayan, maraming salamat, Isen. Thank you, sir. Oo, bati muna naman ikaw. Yes po, good morning po, lalawigan ng Batangas. Good morning po sa lahat po na nakatutok ngayong umagang ito. Isang mabilisan lang pong announcement. Siyempre, yung mga kaibigan natin sa Pag-ibig, may konting announcement po. Pag-ibig Fund, Batangas, bale, ang office po nila is mag-start na ng Monday hanggang Saturday na lang. Dati kasi Sir Vince, Monday hanggang Friday lang. Pero ngayon daw po, starting February 11, Monday to Saturday, ayun, open po ang ating Pag-ibig Batangas dyan sa New City from 8 a.m. to 5 p.m. Good news sa ating mga... maghapon din, pag Sabado. Yes po, oh, Sir Vince. Napakasisipag talaga ng ating mga kasama dyan. Yung mga may pasok ng weekdays. Yes, na hindi makaalis ng opisina, may Saturday tayo na pwedeng makapunta tayo sa Pag-ibig Fund. Hindi ka na nagmamadali ng Monday to Friday para mag-file ng loan. Yes, yes, Sir Vince. Ayan ako. Siyempre, ang ating bloodletting activity, meron tayong schedule ng February 9 sa Ibaan, February 14 Talisay, February 15 Talaka, February 16 sa PNP Batangas, dyan sa Kumintang Ilaya, Batangas City, February 22 tayo sa Balayan, Batangas. At saka siyempre, Sir Vince, batiin po natin ang mga taga-Talisay, si Miss Len Barba, yung kanilang napaka-successful na Punlad Festival na nag-start ng February 6. Oo. At ang celebration nila magtatapos hanggang February 10. Ayan. Congratulations po sa napaka-successful ninyong foundation. At syempre, sa February 11 naman, yung Les Culiembos Festival naman ng Ibaan, Batangas. Binabati rin po natin sila. Sir, good morning kay Sir Joseph at saka kay Sir Kirby Centurial. Ayan, no, naging panauhin nga pala natin sila nung kabilang linggo. Yes, ang MIO at saka ang Tourism Officer ng Ibaan, ayan, Batangas. Good morning po sa inyo. At yun nga, Sir Vince, ang laging bili ni Governor Mandanas, hugas iwas mas, mag-ingat po tayo palagi. God bless po at magandang umaga po muli. Ayan, maraming salamat, Isen. Ayan, ang oras po, alas 9:41. Ayan, kasamang Ornald. Dito nga nagdaang araw ng Lunes, isa sa mga naging tampok, syempre, dun sa Lingguhang Pagpupugay sa Watawat ng Pilipinas, syempre dito sa Kapitolyo, yung formal na panunumpa sa harap ni Governor Dodo Mandanas ng mga bagong halal na opisyal mula sa Philippine Association of General Services Officers ng lalawigan ng Batangas, yung Batangas chapter. Yan at kaya naman, bago po tayo tuluyang umarangkada sa ating pagpasada ngayong araw, kasama po natin at makakamustahan ang Pangulo ng PAGSO Batangas chapter, ang sariling atin, ang napaka-aktibo, epektibo at mahusay na Department Head ng General Services Office ng Pamahalaang Panlalawigan na si Ma'am Paulette Maneha. Yan, good morning po ma'am and welcome po sa Biyaheng Kapitolyo. Ay, good morning Vince, good morning mga taga PIO. At gusto ko ding bumati sa ating kagalang-galang Governor Melando Mandanas. Good morning po and kay Tita Abel, our Chief of Staff. Ayan, magandang umaga po, Tita Paulette. Siyempre, bago po tayo dumako dun sa PAGSO, isa sa mga yung mga natatanong lagi sa atin na ng mga siyempre ng mga nakikinig sa atin. Ang General Services Office nga po, Tapolet, parang magbigay nga po tayo ng parang overview. Ano po yung mga ginagawa, ano po yung mga functions and responsibilities ng General Services Office sa provincial government at sa iba't iba ring government agencies. First, ang General Services Office ay naging department by virtue of Local Government Code of 1991. Opo. At yung mga cities and provinces, mandatory ang appointment ng mga general services officers. But sa munisipyo, ano lang sila, bale optional. Ah,
Okay po. So, mapapansin nyo, kami dito sa Batangas, sa atin dito, sa provincial government, only 22 general services officers ang merong permanent appointment. The rest are concurrent capacity with the treasurer at kung sino mang trusted ng kanilang mga mayors and sanggunian nila. We learned something new today ulit. Mm-hmm. Yung ngayon ko lang nalaman na 22 lang pala ang mga talagang may mga nakaupong mga GSO. Yes, ayun, ang iba so, ay OIC. Ano po yung parang kumbaga brief na description? Ano po yung araw-araw na gawain o yun nga, yung responsibilidad po ng GSO? Napakalawak ng responsibility ng mga general services officers kasi sinasabi nga natin from birth to death. Ayan. Ibig sabihin, from the date na nag-purchase kami ng supplies or equipment, mm-hmm, ito ay matatapos hanggang sa sila ay hindi na serviceable, mm-hmm, nagkakaroon kami ng inventory. So kaya nga sabing from birth to death ay from the date of acquisition, aha, up to the disposal of the properties. Ayan. At sabi nga ni Governor, ako ang may-ari ng mga properties ng buong Kapitolyo. Hawak ko lahat ang mga titles and tax declarations, opo, ng pag-aari ng Provincial Government of Batangas. Ayan. At syempre po, dahil nito nga pong Monday, ay tayo po ay formal ng nanumpa sa ating sa harap po na ating butihing gobernador bilang Pangulo ng PAGSO. Ma'am, ito pong ating samahan ng mga General Services Officers dito ay paano po yung operasyon o paano po kaya ang ating mga nagiging responsibilidad o siguro yung mga pwedeng hakbangin na dito po sa ating samahan? Sa aming samahan ng PAGSO, yung Philippine Association of General, mm-hmm, Services Officers, ito ay bale may PAGSO province, may PAGSO region, and may, opo, PAGSO national. Dito sa province, being the president, meron kaming monthly meeting, mm-hmm, dito dinidiscuss namin ang mga best practices ng bawat munisipyo or cities. Then pinag-uusapan din namin ang mga possible problems at, opo, mga problems na na-encounter ng bawat GSO. Alam niyo naman, prone kami sa audit. Opo. Kaya kami, ang aming trust ay magkaroon kami ng standard para matulungan namin ang bawat isa kung sakali man nakaka-encounter sila ng kanilang mga problems, lalo na sa audit findings ng COA. So far naman, from the time na ako'y naging GSO, wala pa kaming audit findings. Ayan, so talagang maayos at dire-diretso ang walang problema ang ating pong operation po sa ating pong tanggapan. Yes. At saka ang kinagandahan po pala nito, if ever, wag hindi naman po, ay yung ating coordination po with other, halimbawa po yung practices na pwedeng magamit, mm-hmm, din, oo, sa ibang bayan at maging dito po sa ating lalawigan. Ma'am, dito pong nagdaang Lunes, sino po yung mga nakasama natin na formal pong nanumpa sa harap po ng ating butihing gobernador, ma'am? Ako president, then our vice president from the city of Batangas, si Joyce, mm-hmm, Cantre. Ang aming officers pa ay from Balayan, mm-hmm, from Laurel, ano pa ba? Kalaka and... Bali ito po ma'am ay parang bagong set na po ulit. Bagong sets complete of officers. Set. Mm. Yung tenure in office po nyo, gano'ng katagal? Yung One year lagi kami naging. So annual po pag yung sa dito po sa provincial na chapter. Pero I understand po ay kayo ay, kung di ako nagkakamali, naging pangulo na rin po ng regional na PAGSO. Oh, ito yung, mm-hmm, sa province, ito yung may 7th year na namin. Opo. Tapos kami ay rotation naman ang pagiging president sa region. So yung po ay annual din ang term? Annual din ang sa region. Ang national every 2 years. Ayun, so sa national, kayo po ay naging bahagi na rin po ng for, ayun, wow, for executive vice naman president this time. Ayun, pero previously, kayo po ay naging bahagi na rin po ng mga officers ng national PAGSO. Okay. Bilang ano po ang naging position po ninyo? Board of Director. Ayun, at talagang hanggang national ay talagang kayo ay laging naboboto, ano nga po. Talagang yan ang nagpagpapakita ng maayos na pagtatrabaho. Dahil imagine mo,
hanggang national napapagkatiwalaan ka para mabigyan ng mga responsibilidad? Actually, ay isa ako sa pioneer na naging tatag ng Philippine Association of General Services Officers. Ah, so mga ilang taon pa lang po yung 22 years in existence. Matagal na rin po pala. Pero talagang nagpa-participate na po kayo even before kayo naging department head ng GSO. Ayun. At ito po'y biro lamang, pero since nabanggit po yung mga nakaraang taon, 4 or 5 years po ay sir yung atin pong uniforme dito sa Biyaheng Kapitolyo. Nako, si Ma'am Paulette po ang Pero ngayon po, ma'am, hindi na lang maisuot at parang nagkakapitisan na. Talaga. Okay, dapat tawa sa hirit mo. Talaga. Naalala mo pa rin yun? Ma'am, baka po may inais kayong mensahe o batiin at pasalamatan na sa inyo pong pagkakataon, ma'am. Una, nagpapasalamat ako sa PIO dahil for this invitation na naipakita ko na ang aming association at ang even the General Services Department ay isa sa napakahalagang departamento ng provincial government, at kami naman ay ang PAGSO ay nakakarating ng nasyonal. Ayan. At ako'y nagpapasalamat din syempre sa aking mga PAGSO officers and members at sa General Services Department, my family, my GSO family. At syempre sa aking family, always. Ayan. At syempre alam po natin ng ating aktibo at napakahusay na General Services Officer ng Pamahalang Palalawigan ay madami pa rin gagawin ngayong araw at napaka-busy. Pero gayon pa man, maraming salamat po, Ma'am Paulette Maneha, sa pagpapaunlak at pagtanggap po sa aming invitasyon mula po dito sa Biyaheng Kapitolyo. Okay, thank you din. Ayan, maraming pong salamat at nakakwentuhan nga po natin ng ating pong General Services Officer ng Provincial Government ng Batangas, Ma'am Paulette Maneha. Ang oras po, alas 9.50. Tayo po muna ay dadako sa ilang mga paalala sa atin pong pagbabalik. Makakakwentuhan naman natin, siyempre, yung isa nating panauhin mula po sa municipal government ng bayan ng San Jose. Wala po maglilipat na istasyon. Magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Nako, Ineng! Nag-aalboroto na daw ang bulkan eh! Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhin nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, nagbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Ang oras po, alas 9.52, kasamang Arnold. At bukod nga po sa tumataas na presyo ng sibuyas sa ating pamilihan, isa po sa mga paksang mainit na talaga namang pinag-uusapan ngayon ay ang lagay ng industriya ng pag-iitlog dinis sa lalawigan, maging sa buong bansa. Kung ano-ano nga ang mga dahilan o sanhi ng pagtaas ng presyo nito sa merkado, at kung ano ang mga hakbang na isinasagawa ng pamahalaan upang muli ay maisaayos ito. Ayan, kaya naman po, para mabigyang linaw at kasagutan ng ilan sa mga katanungang mga lumalabas nitong mga nakaraang araw, kasama po natin ngayon ang Municipal Agriculturist ng Bayan ng San Jose. Magandang araw po at welcome po sa Biyaheng Kapitolyo, Sir Sherwin Mercado. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kabiyahing Kapitolyo, good morning po. Ayan. Simulan po muna natin, sir, sa ating pangangamusta. Kamusta po kayo, sir, at ang atin pong tanggapan sa bayan ng San Jose? Sa ngayon po, okay naman po. At
patuloy pa rin pong nakikibaka sa araw-araw po ang ating mga magsasaka sa San Jose Batangas. Yung moniker po ng bayan ng San Jose, Egg Basket of the Philippines. Yanga pong titulong yan ay talagang hanggang ngayon ay na-maintain pa rin po natin. Yes po, sa ngayon po, Republic Act na po siya, 11707. Bilang Egg Basket of the Philippines po ang San Jose, Batangas. Ayan. At yun nga po yung isang mga figures po sir, 70%, 75% ng mga itlog na parang binebenta o ginagamit sa buong Pilipinas gapo yan ay galing po sa bayan ng San Jose. Yes po, 75% po ng production po ng San Jose is going to NCR, going Manila, and then the rest ng 25% going tawid dagat na po siya. Ah, so 75% ng NCR ng Metro Manila ay ang San Jose po ang nagsusupply. Yes, yun po isang San Jose pa lang. Kumbaga parang diga po meron din pong mga ibang mga nagpo-poultry rin po sa ibang bahagi ng lalawigan. Yung 75% na figures na yun ay talagang sa San Jose lang. Yes po, 75% po is from San Jose. Yung ibang province po meron din sila. Aha. So medyo minimal sila lalo na yung mga taga Northern Luzon natin kasi tinamaan sila ng bird flu. Ayun. So speaking of bird flu po, Sir Sherwin, malakas pa po ba o mataas pa po ba yung banta ng bird flu dito sa ating lalawigan at sa mga karatig bayan? Yes po, napakataas pa rin po ng banta ng bird flu. Sa ngayon po, meron pa rin pong mga tinatamaang farm sa Northern Zone, Bulacan hanggang Pampanga na mga farm na tinatamaan pa rin po ng bird flu sa ngayon. So yung risk po talaga is napakalaki para sa probinsya natin. Pero yung atin pong lalawigan ay nananatili pong simula, kumbaga bird flu free pa rin po. Yes po, sa ngayon po mayroon lang tayong minor case na nangyari po sa bayan ng Ibaan. Aha. So controlled na po siya and nothing to worry naman po. Yung pong mga ano before po natin pag-usapan ng ano yun, yung gaano po karami yung pinoproduce na itlog ng San Jose o ng lalawigan ng Batangas? Yes po, 10.5 million eggs po per day. Per day? Grabe, per day po. Yes po, 85% lang po yun ang production estimate po out of 12.8 hanggang 13 million po na alagang layers po ng San Jose. Yung pong 10.5 million na itlog po na yan, processed daily, tapos na ma-market na po agad dyan palabas ng San Jose? Yes po, daily po yun. Ganun po. Kung bilis yun, pala ng ano. Binibiyahe na po yung siya. Turnover po talaga, yun po yung 10 million talagang araw-araw binibiyahe. Yes na po yun. Grabe talaga. At dito kayo mapapaisip, sir. Kasi nakakamangha yung bilang. Parang hirap imaginein eh. Dito po sa figure na ito na humigit kumulang nasa 10 milyong piraso po kada araw, mapapaisip kayo, sir. Ano kaya po o bakit o anong ba yung ibang dahilan kaya nag-skyrocket pa ang presyo nito sa merkado at yung demand, ang dami po ng figure na ito, sir? Number one reason, yung pagbaba ng supply from San Jose. So meron tayong provincial ordinance, nagbabawal po na magpasok ng ready-to-lay pullets, yung RTL. Uh-huh. So anong nangyayari po sa San Jose, tumatanda po yung manok. Pinagbebenta na siya, wala pong maipasok na kapalit. Ito pong provincial ordinance po ni Governor Mandanas ay bilang tulong na rin po sa ating probinsya para hindi po tayo mapasok basta-basta ng sakit. Opo. So malaking tulong po yun. So pag nawala po yung mga nangingitlog at wala pong kapalit, so kumokonti po yung supply. So yung demand naman po hindi po nababago kasi patuloy pa rin po ang face-to-face classes. Mm-hmm. So number one priority po na niluluto ng mga magulang natin is itlog sa umaga. So talagang yung demand is dumadami. And then yung supply po from the north is hindi na din ganun kadami gawa nga nang tinamaan sila ng bird flu. So no choice to San Jose po yung maging ano nila, a source. Yung gapong paano po masasabi na matanda na po yung mga nangingitlog na manok? So, upon 2 years po na production niya, nababa na po yung kanyang production na capacity. So, bumababa po yung percent niya. So, malulugi po sila pagka hindi po nila ikinal or nilabas na. Okay po. So, normally po talaga, yung pong mga ready-to-lay
ano po yung pullets ay talaga sinosource out po natin outside the province. Yes po, wala po tayong source within the province. Ayun. So galing norte din siya. Aha. So ngayon ang ipinapalit po natin is yung day old chicks, day old pullets, yung bagong pisa. Opo. So yun CCU. Po yung pwedeng sisiyo na pwedeng ipasok sa probinsya. Opo. Allowed po yun. Yun nga lang, it takes 6 to 8 months before siya mangitlog. Ayun. So yung supply is from mano-normalize siya around 6 to 8 months. So yung pala po yung wala pong masyadong mga nagpo-poultry sa atin, ayan po ang linya yes ng po. Negosyo, yung pong mga yung pag-produce ng ready to lay. Yes po. Ah, bagong kaalaman na naman yan, no? Uh-huh. At bukod po dito, sir, sa mga designated checkpoints po upang maikangay malimit yung pag-enter ng itong virus na ito dito sa ating lalawigan. May iba pa po bang hakbang o aksyon na ginagawa ang ating bayan o ito pamahalang palalawigan upang makaambag po para sa pag-control po nitong ating krisis ngayon? Yes po, yung number one po nilang ginagawa yung surveillance. Ano po, secondary po yung ating biosecurity. So from provincial checkpoint po natin, 16 po from the provincial government po natin, may checkpoint na po tayo, and then dating po sa munisipyo ng San Jose, meron po tayong 6 na checkpoint, major entry point ng bayan, and then lahat po ng farm sa San Jose, hindi po pwedeng tumanggap mga delivery or mga bisita nang wala pong biosecurity staff mula po sa municipal station na po natin. Yung pag-disinfect, hindi lang po yan yung mga sasakyan at saka pati po yung tao mismo. Ano yes po, hanggat maaari po kahit po yung tao kasi vector din po siya na pwede pong magdala ng virus. Ayan. At siguro sir, ay i-relate po natin dito sa nagdaang mga lockdowns natin at kasi di ba kaya po nagtaas ng presyo ng ating mga face mask, nitong mga alcohols natin nitong nagdaang lockdown ay dahil po dun sa mga ilang kababayan natin na kung bumili po ay talagang bultuhan. I-relate po natin siya ngayon dito sa itlog. May connection din po ba itong pagbili ng bultuhan o pag-i-imbak siguro nitong mga produktong ito kaya po nagsaskyrocket din ang presyo nito sa merkado? Actually, wala pong katotohanan na pwede nating i-hoard ang itlog kasi perishable siya. Ayan. So within 7 to 15 days, nababa na yung quality kung iimbakin mo siya. Opo. So, papangit na siya. So, hindi siya pwedeng maging reason para i-hoard mo or pagtaas ng presyo. Another factor kasi na pagtaas ngayon ng presyo ng itlog is yung pagtaas ng raw materials sa paggawa ng feeds. O, isa po nga po yun. Po, yung feeds natin na pinatutukan sa manok, nataas po yung ingredients niya, which is karamihan ay imported. Opo. So sa pagtaas ng presyo ng krudo sa nangyayaring krisis sa Ukraine at sa Russia, so may mga ingredients tayo abroad na tumataas talaga yung presyo. So no choice talaga ang feed millers kundi magtaas and then ipapasa din naman ng layer farmer sa mga nabili ng itlog. Ayan, so talagang compounded talaga ng maraming mga factors. Factors yes po. So yung baka po alam nyo, yung halimbawa po, yung itinaas po ngayon ay gaano po kalaki na? Kumpara halimbawa from the 2 months ago, mga gaano na po ang difference ng presyo ng itlog ngayon? So, I think per tray na sa 15 to 20 pesos na. Ito po ay farm gate price. Farm gate price po yung sa amin. Opo, opo. Farm gate price po yung sa... Malaking diferensya na talaga. At talagang ramdam ng ating mga kababayan. Dahil biruin nyo talagang hindi naman po maaari na wala nito sa isang araw kasi talagang ito'y essential na pangunahing ingredient. Talagang yung sa industriya ng pagtitinapay ng mga tapsihan, lumian. Sir, mabalik po tayo dito. Siyempre meron po tayong mga samahan ng mga mag-iitlog sa ating bayan. Usually po, ano po yung parang pinaka i-voice out nila sa ating pamahalaan ngayon patungkol po dito sa nangyayaring krisis sa ating industriya? Sa ngayon po, yung boses po, lalo po yung aming BEPCO, Batangas Egg Producers Cooperative, is yung suporta na maprotektahan ang industriya ng mag-iitlog sa San Jose. So ito na nga po yung naging tugon ng ating provincial government, yung magkaroon tayo ng total ban ng mga RTL at saka ng iba pang mga produkto na maaaring magdala ng virus sa ating
bayan. And then yung hiling din naman po sa amin, yung isa pang checkpoint sa bayan ng San Jose para ika nga kahit na magkadalawa siyang checkpoint, ma-sprayhan siya ng dalawang beses, at least sigurado po tayo na ligtas na makakarating po yung mga biyahero natin na walang dalang virus. Yan po bang bigla kong naisip yung kumbaga in relation sa COVID, yung may mga nagte-test na on the spot para kumbaga parang wala po bang ganun kabilis na test for pag halimbawa may dumating na mga parang confirmatory na it may magsasample kayo ng testing na random dun sa mga manok, instant meron result agad na may bird flu o wala. At sa ngayon, may mga company na gumagawa ng ganun. So, syempre, meron tayong protocol Opo. Na sinusunod from the Bureau of Animal Industry. Opo. So, kailangan pa rin i-confirmatory test, PCR test pa rin po. Ayun, so, okay kung mag-positive man siya, so suspect lang siya. Aha. So, hanggat wala yung talagang declaration from the Bureau of Animal Industry sa test na ginawa sa kanilang mga accredited lab, sila pa rin po talaga yung mag-aan. Ayan. So, tapos yan pong speaking of yung ano, yung ordinance po na totally banning ito pong mga ready to lay pullets. Hindi po ba siya parang naging double-edged sword na parang nakatulong para mapigilan yung pagpasok ng bird flu? Nakakasakit na rin naman nga po sa industriya dahil nga po ng walang pampalit na layers. Yes po, kaya po may mga farms po kami sa San Jose na pansamantalang tumigil. Aha. Kasi wala silang pampalit. Ayun. So yung so dumating na po sa ganung stage. Opo, may mga farms po na pansamantala kasi wala silang source ng RTL. Opo. So no choice sila kundi bumili ng CCU na palalakihin pa para mag-lay ng So sabi nyo after 8 months pa. Yes po, 6 to 8 months pa. So parang bakasyon sila ng kalahating taon. Yes po. Ayun. Medyo yun nga talaga. Pero walang magagawa. Talagang kailangan natin We have to accept po talaga. Opo. Kahit double-edged po yung nangyayaring Opo. Yan. May pros and cons, may Opo. Good and bad talaga po siya. So, pero talagang kumbaga sa kumbaga at the end of the day, in the long run, mas marami pa rin yung advantage nung yes pagbabawal. Po. Yes po, kasi kung magpapabaya po tayo at mapapasok po tayo, sana po tayo kukuha ng itlog. Ayun, oo nga po. Ika nga po ay mas malaki yung magiging impact kapag po napasukan talaga tayo dito. Dahil yung atin nga pong Northern ngayon ay apektadong-apektado na how much more po kung pati itong nagpo-produce ng may humigit kumulang 70% sa national level ay maaapektuhan din. At Sir Sherwin, meron na po ba tayong may nai-relay po ba sa ating information o concern na may establishmento po na sinasamantala o masyadong nagtataas po na kanilang farm gate price ng itlog o kaya naman po ay nagmo-monopolize? Ayan. Ika nga. Sa ngayon po, wala po. Yun po yung bilins po sa amin ng aming butihing mayor, Valentino Patron po, na i-monitor po yung presyo ng itlog. And then meron po tayong group sa San Jose na siya dyang, sila din po yung nag-monitor ng price para pare-pareho po at wala pong mag-o-overprice. Sa bagay, sa kagaya nga ng sabi ni Sir Sherwin kanina, medyo mahirap ding i-hoard dahil nga ng easily perishable. Kumbaga, short lang yung buhay talaga para lalo, para i-hoard. Hindi katulad ng mga asukal na mga mga dry ingredients. Lalo't ito po ay food product. Ayun sir, baka po kayo ay meron po kaming nakalimutang itanong na gusto nyo ibahagi sa atin pong mga tagapakinig. Sa ngayon po, huwag po mag-aalala ang ating mga consumers. Patuloy po yung adhikain ng ating butihing Mayor Valentino Patron na maging bahagi kami ng food security po ng ating bansa. Ayan. At sir, pabirong katanungan po. Ayan. May nagbulong din ni kanina. Ang kasagutan po mula sa Municipal Agriculturist ng Bayan ng San Jose, saan nga po ba o alin ang unang nagsimula, ang manok o ang itlog? Well, sinagot na po yan ng Bayan ng San Jose. Ano po, kung alin po ang nauna, kung ang itlog o ang manok. Kung kayo po ay galing ng Batangas City at going San Jose, may egg marker po kami. Ayan. May chicken marker po kami doon. So nauna ang
manok kaysa doon sa kabila na itlog. Kung galing kayong Lipa City, papuntang San Jose, maunang madadaanan nyo ang itlog. So mauna yung itlog kaysa doon sa manok. Nasa, yun po yung kasagutan namin. Nasa perspective nga pala yan. Opo. Pero seryoso sir, talagang isang napag-isipan nyo nung maglagay kayo ng mga markers na yan o nagkataon lang? Hindi po. Talagang inano po namin yan. At least may kasagutan po dyan. Ito po. We learned another new thing today. Ang ika nga'y matagal na pala isipan sa ating mga kababayan. Opo. Yes, akala ko parang mga kwentong inuman lang yung mga heritage, sir. Dahil nga nang napapagbiroan na pag nga naman kayo ay galing Lipa, una ang itlog, galing Batangas ay una ang manok. Ayun. At baka po, Sir Sherwin, may nais kayong batiin mula po din sa atin, sa ating tanggapan at sa maging pamahalang pambayan po ng San Jose na sa inyo pong pagkakataon, sir. Okay, maraming salamat po. Binabati ko lang po yung aking may bahay, ayan, si Miss Janice Mercado. Happy, happy birthday. Ayun, happy birthday po, ma'am. Sa aking anak, si Sanjo, si Julia, sa aming butihing mayor, Valentino Patron, and then sa mga taga-munisipo po ng San Jose, lalo po sa Municipal Agriculturalist Office po, at saka sa mga kabiyahing Kapitolyo, good morning. Ayan, muli po, marami pong salamat at nakasama nga po natin ang Municipal Agriculturalist ng Egg Basket of the Philippines, ang bayan ng San Jose, Sir Sherwin Mercado. Marami pong salamat sa pagbibigay ng oras at talagang si Sir Sherwin ay bumiyahe pa papunta dito sa Batangas City. At una niyang, hindi pala, una niyang nadaanan ng manok. Ayan. Ayan, ang oras po, alas 10:09 ng umaga. Wala pong maglilipat ng estasyon. Magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa! Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas sa lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhin ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo! Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, nagbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo. At nakakatuwa ang ating biyahe ngayong umaga. Ang bigatin ng ating mga pasahero. At ang daming naibahaging impormasyon para sa ating mga kababayan. Ayan, marami pong salamat muli kay Sir Sherwin Mercado, ang Municipal Agriculturist ng Bayan ng San Jose. At syempre kay Ma'am Paulette Maneha, ang General Services Officer ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas. Ayan, dumako naman tayo ngayon sa ating mga activities and announcements. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Oral Health Month, nagsasagawa po ang Provincial Health Office ng fluoride application sa mga estudyanteng kinder grades 1 to 3 sa bayan po ng Alitagtag ngayong araw. Bukas naman po, February 9, magkakaroon ng poster at slogan making contest na may temang Ibigin ang bibig. Wow! magkakaroon rin po ng oral exam at oral prophylaxis ang Provincial Health Office Dental Clinic. Para po sa schedule at appointments, hanapin lamang po o makipag-ugnayan kay Ms. Cleo. Sa bayan naman po ng Ibaan, bahagi po ng pagdiriwang ng kanilang 191st founding anniversary. Isasagawa po bukas, February 9, ang mass blood donation kasama ng Tuklas Ibaan. Meron ding photo essay competition. Ayun. Parang sir, pwedeng yung
ibigin ang bibig ngayong buwan ng Feb-ibig. Ayon. Ayan, talagang nadugsungat mo pa eh. At kasama ng Sir Vince at Sir Vinson, nanonood po sa atin ngayon. Good morning po, Sir Jun Alulod mula po sa PNP San Pascual. Ayan, magandang umaga po. Kasamahan po natin mula sa Rotary Club of San Pascual at ang kanya pong may bahay na si Dr. Ruth Alulod na siya pong Pangulo ng Philippine Dental Association Batangas City Chapter. Sila po ay magsasagawa na ng ikalawang bahagi ng Pansagip Dugong Alay, isang bloodletting project po sa darating na February 19, 2023 sa Event Center po ng SM Batangas. At katuwang po nila dito ang Philippine Blood Center, ang Batangas Varsitarian 1932, ang Batangas Filipino-Chinese Chamber of Commerce, ang Rotary, Rotaract at Interact Club of Batangas at ang Philippine Institute of Civil Engineers Batangas Chapter. Ayan, at hindi natin na-introduce kanina ang ating kasamang patroller. Naman. Dahil talagang sabi nga natin, ang dami nating pasahero kanina, mm-hmm. Aray ibitin. Nga ngayon nakaupo at may mga pumara. Ayan, ang ating patroller ngayong umaga, Vincent Roy De Chavez. Ayan, good morning Sir Vince and Arnold at good morning po sa lahat ng nanonood at sa pagpapatuloy po ng ating mga announcement, para naman po sa ating COVID-19 vaccination, patuloy pa rin po itong isinasagawa dito sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone. Para po sa linggong ito, tanging ngayong araw lamang po, February 8 at sa paparating na Biyernes, Feb 10, maaaring magpabakuna. Mangyaring agapan po ang pagsinsay din sa Dream Zone dahil mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 lamang po ang gagawing pamamahagi ng ating vaccination forms. At speaking of sinsay, saan nga ba ang sunod na ruta ng Sinsay Dine sa Batangas? Yan, Arnold, saan nga ga? Ay, saan nga ga? Grabe. Ang ating segment na naglalayong virtually ay maipasyal at maipakita sa ating mga kababayan ang iba't ibang hidden gems, kultura at pamana, gayon din ang samot-saring kwento mula sa iba't ibang lugar din sa ating lalawigan. Ayan, ito nga lamang pong araw ng Lunes ay official nating na-upload sa official Facebook page ng Pamahal ng Panlalawigan ang pilot episode nitong Monte Maria Shrine na maaari nyo mapanood sa Facebook at syempre doon sa YouTube account ng Batangas PIO. Oy, ipa-follow nyo yung YouTube account natin, no? Meron po tayong ang atin pong mga... Pero dumami na, 600 plus na yung followers. Opo, nadagdagan po agad. Oo. Maraming salamat po sa suporta ng ating mga kababayan, lalo't higit yung tulong na din po ng ating mga municipal information officers sa pagpapalagana po nitong ating mensahe po dito sa ating tanggapan. Kaya naman, ika nga Sir Vince at Sir Roy ay i-share, i-like, follow and subscribe para ma-notify po kayo sa bawat biyahe at destinasyon na ating masisinsayan dine sa Batangas. Kaya naman, para po sa panibagong episode ng Sinsay Dine sa Batangas, bilang bahagi po ng pagdiriwang ng National Arts Month ngayong Pebrero, sama-sama po nating tuklasin ang mayamang kultura at kasaysayan ng lalawigan sa pamamagitan ng pagsinsay sa mga museo dine sa lalawigan ng Batangas. Sabay-sabay po nating tunghayan, pakinggan at panoorin ang sneak peek or teaser video ng ating pagsinsay sa Museo ng Batangas. Para po sa panibagong episode ng Sinsay Dines sa Batangas, bilang bahagi po ng pagdiriwang ng National Arts Month ngayong Pebrero, sama-sama po nating tuklasin ang mayamang kasaysayan at kultura ng lalawigan sa pamamagitan po ng pagsinsay sa mga museo dines sa lalawigan ng Batangas. We'll be right back.
yan. At excited na uli akong mapanood ang buong gala ng inyong Sinsay team. Ayun. At sakto nga po, dahil ngayong buwan ng Pebrero ay National Arts Month. Aha. Yung atin pong mga bayan-bayan na mayroong museum ay aha, talagang nagsiayos, nag-restore at nag-renovate ng kanilang mga museo. Gayun din ito pong ating museo dito sa ating pamahalang palalawigan sa loob po ng bakuran ng Kapitolyo. At sa kanila pong pagsinsay, sir, ay pwede rin pong daanan yung ating mga library, yung ating mga aklatan, kasi aha, ang ganda rin po at kumpleto ang mga sections. Ilang bayan ga ang inyong naikutan noon? Ngayon bali, po ay bali dalawa pa lang po, sir. Yung iba pong bayan ay ating papasadahan din sa ayun, ating pero, mga susunod na episode. Marami nga pala talaga. So maikwento natin sa ilan, may ilan gang gayak ninyong puntahan? Mga tatlo. Joke lang. Kala ko nakadalawa na, tapos ilan pa, tatlo. Mm-hmm, parang nasa ilan pa ba yun? Oo, nasa may lima pa po. Siyempre, sa pakikipag-ugnayan pa rin po ng ating tanggapan yan sa provincial bilang, tourism. Parang na-put on the spot ko kayo. Yan ang bilang ng mga museums natin dito. Bukod doon sa, dito sa atin sa pamahalaang palalawigan, sa ating, ano yan? Sa museo ng Batangas. Sa, museo, yun, oo, sa Manson, sa People's Manson. Yeah. Ay may ilan pa? Lima? Ilan? Na ang atin pong isasama, dahil yung iba pong museo dito sa ating lalawigan ay yung iba po ay bahagi po ng private collection po ng isang individual. Okay. Ayan. Ayan. Ang oras po alas 9, alas 10:19. So dahil dyan, tayo po ay dadako na sa ating mga balitaan. Kapit bisig na isinusulong ni na Congressman Paulo Duterte at Eric Yap na magkaroon ng special hospital sa iba't ibang bahagi ng bansa upang tumugon sa pangangailangan medikal ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng isinampang House Bill 6857 na layong makapagtayo ng regional branches ng mga specialty hospitals sa bansa tulad ng Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Center at Philippine Cancer Center. Pahayag ni Duterte ito ay para magbigay ng access sa abot-kaya at dekalidad na serbisyo sa pangangailangang pangkalusugan sa lahat ng Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga specialty hospitals sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Aniya, mas makabubuting mayroon ding mga specialty hospital sa mga rehiyon sa bansa upang hindi na magpagod at magsayang ng oras sa mga taga-probinsya para magpunta sa mga naturang hospital na matatagpuan lamang sa Metro Manila. Sa kanyang panig, sinabi niya na ang Department of Health ay nagsasagawa na ng development plan para sa specialty care bilang bahagi ng Philippine Health Facility Development Plan 2020-2040 na kapapalooban ng paglikha ng 328 specialty centers sa lahat ng rehiyon sa bansa. Ang panukal ng batas na oras na bahay sa batas ay magkakaroon ng kahit isang specialty hospital na itatayo sa Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, Northern Mindanao at Southern Mindanao. Ayan at ito, Sir Vince, medyo katakot-takot na pangyayari ngayon. Tinatayang nasa 200 mga Pilipino sa Turkey ang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa nasabing bansa at sa Syria nitong Lunes, Pebrero 6, 2023. Sinabi ni Ambassador Maria Elena Alhabre na sa ngayon ay walang naiulat na Pinoy ang nasawi o nasugatan bunsod ng malakas na paglindol. Subalit ang mga Pinoy umano doon ay lubhang apektado dahil maraming gusali ang nawasak, wala ring ilaw, naging malamig at naging tag-ulan. May mga Pilipino na rin po umano ang umalis sa kanilang mga gusali dahil hindi ligtas at gumuho na, kaya nagtulo sila sa shelter habang ang iba naman ay kinupkop ng mga kaibigan na nasa ligtas ng mga lugar.
Ayon pa kay Alhabre, nakapagtala ng may 70 aftershocks kung saan ang ilan dito ay malakas at naramdaman sa rehiyon. Samantala, nagpasaklolo naman ang Pinay na si Caroline Sengis na 5 taon ang naninirahan sa Turkey ng Embahada ng Pilipinas. Giit ni Sengis, kailangan nila ng unan, kumot na mahalaga aniya dahil taglamig doon, tubig, pagkain at mga emergency light. Ito ay dahil maging ang Turkish government umano ay hindi pa nakakapagbigay ng tulong. Grabe ito, Sir Vince. Grabe talaga yung Lindol na yan. Pag yung, kung mapapanood mo yung mga video sa, ano, talagang kailangan ng dasal. Grabe, grabe yung inabot ng mga taga-Turkey at Syria. Kaya ating pong panalangin sa ating mga kababayan na nadoon ngayon, ingat po at pananampalataya sa ating Panginoong may kapal. Ayan. At sa iba pa pong mga balita, tinukoy ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Benher Abalos Jr. si retired Court of Appeals Justice Melchor Sadang bilang 5th miyembro ng 5-man committee na nakatakdang magrepaso sa courtesy resignations na isinumite ng mga senior officials ng Philippine National Police. Ayon kay Abalos, si Justice Sadang ay naging Associate Justice ng Court of Appeals noong 2011 hanggang taong 2017, Presiding Judge ng RTC Cavite City noong 2000 hanggang taong 2011, at talagang dumaan sa pag-i-screen at nagpapasalamat din umano si Abalos kay Justin Melchor Quirino Cabarrugas Sadang sa pagtanggap niya bilang 5th member ng nasabing advisory group. Una nang tinukoy ni Abalos ang 4 miyembro na sina retired Police General Baguio at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr., dating Defense Secretary Gilberto Chodoro at retired Police General Isagani Neres. Magkukunvene na ang committee sa Lunes ng susunod na linggo. Ang naturang komite ang magsusimite sa NAPOLCOM ng mga pangalan ng opisyal ng pulisya na ang courtesy resignation ay kanilang tatanggapin para sa panibagong beriperikasyon bago tuluyang isumite ito sa Pangulo. Inaasahan ni Abalos na magiging patas ang isasagawang assessment at matatapos nila ang naturang proseso sa loob ng 3 buwan. Napadapat kay Vincent yung mga nakaka-utal. Ayan, at parang maaraw kanina. At hindi ko alam kung magiging... Para nabanggit po kasi ni Sir Sherwin Mercado kanina nung habang siya'y nabiyahe mula San Jose, medyo nagkukulimlim sa banda doon. Ayun, so hindi natin alam kung uulan o talagang mananatiling maaraw. Alamin natin sa ating mga kasamahan mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga, Batangas. Narito po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, February 8, 2023. Wala na po tayong minomonitor na anumang low pressure area at makikita po natin na halos clear ang malaking bahagi ng ating bansa. Wala tayong low pressure area at bagyong binabantayan sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility, kaya hanggang sa weekend ay maliit ang chance na magkaroon tayo ng bagyo. At muling umiiral ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan, ito'y nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon para sa araw na ito. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw lalakas pa ulit itong Northeast Monsoon, kaya posibleng makaranas po ulit tayo ng malamig na panahon. Sa Kamaynilaan at nalalabing bahagi ng Luzon ay inaasahan pa rin natin ang generally fair weather, pero posible pa rin ang mga isolated light rains o pulupulong mahihinang pag-ulan dulot pa rin ng pag-iral ng Hanging Amihan. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas ng maaraw hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may mababang chance na makalat-kalat na mahihinang pag-ulan sa hapon hanggang gabi. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 25% chance ng pag-ulan. Sa silangang parte ay 59% chance ng pag-ulan. Samantalang sa kanluran at timog parte ng Batangas ay may 5% chance ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan.
Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:23 ng umaga at lulubog mamayang 5:58 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Lantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Maraming salamat kasamang Raven. At dyan na nga po nagtatapos ang ating balitaan ngayong araw ng Miyerkules, February 8, 2023. Ayan, alas 10:28 ng umaga. Nasa huling bahagi na tayo ng ating palatuntunan. Alam ko may mga babatiin pa si kasamang Binson, no? Hindi nabati kanina. Welcome back po sa ating tandem. Oo nga pala. Hello. Dahil nang ang ating si kasamang Grace ay nag-switch service sa tambalan ni na Ma'am Jen at ni na Boss June. Switching ng balota ba yan? Hindi pala. Okay, sorry. Yan. Binabati po natin lahat ng nanonood sa ating Facebook live streaming. Yan. Unang-una po ay si Ma'am Ruth Luneta Alolod, yan. Good morning po ayan, sa inyo. Magandang umaga po. Yan. Kay Sir Roberto Valencia, good morning po sa inyo. Kay Tita Nitz Lapa, Sir Oreo Lopez, yan. Yan, nanonood din po ngayon ng mga taga Bilogo Elementary School. Yan, hello sa inay, Ma'am Miriam De Chavez. Hello din po kay Tita Juliet Tabares, yan, nanonood. Morning, Mami. Yan, at happy birthday po sa aking pinsan, kay Grizel Ann Maranan. At belated happy birthday kay Bernadette De Chavez Roldan at kay Sir Van Cotillar. At binabati po natin ng congratulations and best wishes sa aking pong pinsan, Carla May Cervera at kay Kuya Rolly Ramirez, na ngayon ay Mr. and Mrs. Ramirez na. Ayan. Congratulations sa inyo. Siyempre, good morning, Kuya Mon Carag. Yan. At nakasalubong ko po si Boss Jun Magnaye kanina ay nabanggit ni Sir sa aming pagkakwentuhan na ipagdiriwang po ang 50th o Golden Anniversary ng Batangas National High School, Batch 1973. Good morning, Sir Jun. At, batch na yan, 1973? Ha? Hindi, biro lang. Ah, okay. High school yan. High school siya, 1973, high school na. At ito po ay ngayong darating na Pebrero 25 at 26 sa Estancia de Loyola sa Bilogo, Batangas City. Magkakaroon po tayo ng motorcade sa ganap na alas 8 ng umaga. Ayan, congratulations po siyempre sa lahat ng bumubuo ng nasabing paaralan. No? Kay sarap sir, balik-balikan at alalahanin habang nasa motorcade, ikang ay buhayin natin ang mga memories ng 70s. Oo nga, ay grabe. 73, high school na pala si Sir Jun Magnaye. Ayan, alas 10:30 na ng umaga, tama okay. Na ko ano mga pinagsasabi to. Oo, grabe. Wala na, baka may mga nakaligtaan pa. At sir, pahabol na pagbati po ng belated happy birthday kay Engineer Brad Januel Ilagan Luwalhati. Gayon din sa aking Ate Love, Ate Lady Rosary Helera. Ayan. At syempre, pinapasalamatan din po natin ang ating technical crews ngayong araw. Yan, na pinamumunuan ni Direk Christian Andal, ni Auntie Sprod Miss Cheryl May Halili, ni Kuya Mon Carag, at ni syempre, ni Tita Grace Briones. Ayan. Thank you po sa inyo. Ayan, at isang oras na naman po ng pagbiyahe ang natapos ngayong araw ng Miyerkules sa kalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Nang pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo tayo'y Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos, sa lahat ng hamon, tayo'y babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian na lagi't-lagi ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magigiting. Ito po si Vincent Altar. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsakay sa ating pagbiyahe ngayong araw at dalangin po namin ang isang ligtas at mapagpalang Miyerkules sa inyong lahat. Ako po si Ornald Tabares Jr. At ako naman po ang patroller ng Kapitolyo ngayong araw, si Vincent Roydez Chavez. Kaya naman po, samahan niyo po kami ulit bukas sa ating pagbiyahe dito lang sa Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo!
Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan niyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo.